Hello, parang karugtunto ng last na vlog namin na punta kami ng park. Diba yung magpapapalit sana ako ng SIM card. Si Papa lang pumunta sa Osaka. Yan, anong meron? May dala pa siyang bulaklak. Yan. Aba. Guys, yung dala ng asawa ko kagabi. Inagay sa vase na to. Alam ko sa IKEA namin ito binili. Ayan. Gusto ko siya kasi simple lang siya. Sa atin nabibreakfast pa. Sabunsan doon ang nunod ng TV. Ayan. Yung asawa ko nga lang napunta kahapon sa Osaka after namin na sa park. Yung asawa ko dumiretso na siya sa Osaka. Siguro mga 4 PM na yun. Umuwi siya ng mga 7. Hindi naman kami kasi ganun kalapit. So, Yudobashi. Meron akong vlog noon 2 months ago ata yun na napunta ako ng Yudobashi sa Osaka Umeda para bumili sana ng iPhone. Kasi nga matatapos na yung kontra ko dito sa iPhone 6 kasi gamit ko sa pag-vlog, pag-edit. Ina-enjoy ko siya. Kahit may camera ako actually. Ito yung ginagamit ko pag-i-edit kahit may computer dito sa bahay. Ito, nabibinilan niya ako ng SIM card. Ayan, kasi tapos na yung Y-Mobile kasi gamit ko. Yung una, SoftBank gamit ko noon, bago pala ako dito sa Japan. Tapos nag-change ako sa AU. Tapos siguro mga nandito sa Japan, alam niya yung mga SIM card. Parang Globe, Smart, ganun. Pero by contract siya, hindi siya yung parang magpapa-load. Hindi ako sanay sa ganun kasi load lang talaga ako nung nasa Pilipinas ako. Yung binili niya sa akin, Big Globe. Para mas mura kasi to. At saka hindi naman talaga ako masyadong gumagamit ng SIM card. More on Wi-Fi ako. Nandito ako sa bahay, wifi, ganun. Dito lang naman ako masyadong gumagamit ng phone sa bahay. Pag sa labas, vlog, di ba? Alam niyo naman yun. Hindi ko alam kung magkano to. Pero siguro may website naman yung Big Globe. Si ate, mag-good morning daw siya sa inyo. Good morning, you're sweetie. Nanibigay na naman siya. Gusto niyo daw? So ayun, ayan. Hindi ko ina-expect. Bibili na pala siya ng cellphone. Hindi ko alam kaya pag tatanong niya ako na yung ba talaga yung gusto mo? Red yung kulay. Sabi ko, ako kahit na ano yung kulay, kasi naglalagay ako na cover sa phone ko yung ganun. Matatakpan din, di ba, kahit na anong kulay pa yan. Si Bunso na pumunta kami dun sa Yudobashi Umeda. Red yung gusto ni Bunso. Kaya sabi ko, red, kasi yun yung gusto ni Bunso. Uy daw kasi cool. So ayan, binilan niya na nga talaga ako. Ayan, red. iPhone, ano ba naman ito? Hindi ako mahilig sa mga gadget, kaya okay lang ako sa gamit ko ngayon. Hindi ako masyadong demanding ba sa gadget, sa mga bagay-bagay. Kasi nga, siguro masyado akong busy sa pagiging nanay. Ang mas natuwa ako kasi nasurpresa ako, hindi dahil sa phone. Okay lang naman ako kahit na ano. Pero why not, diba? Ayan, parang planado rin naman ito, matagal-tagal na. Yung gusto ko nga na cellphone yun, yung Nokia, yung goma pa yung pindutan, yung may flashlight pa. Ngayon, yung gusto ko kasi napaka-safe noon, napakadaling gamitin. Kasi madalas pag gusto ko social media sa computer ko noon, sa laptop ko, sa Pilipinas. Ito siya. Hindi ko na siguro i-demo. Ay, ito na pala. Ito na pala. Sineset up ko na. Konnichiwa daw. Sineset up ko na siya. Binabackup ko siya. Kasi binackup ko muna yung phone ko ito. Galing dyan. Kasi gamit ko. Line-in ko lang dito yung Apple ID ko. Tapos yan, pwede nang i-backup yung mga apps and everything dito. Sana ba? Hindi ako sanay. Kasi walang pinipindutan dito. Kasi iPhone 6S. May pindutan dito tapos medyo ano, kaya nakakatakot ang laki ng screen niya. Ang laki. Di gusto kong maliit lang binubulsay. Ito na eh. Nagtaray pa yun. Ano yung pala yung bulaklak na bigay niya? May bulaklak pa? Ano kayo meron? Tataka ako. Hindi naman namin anniversary. Ah, restored na. Na-restored na siya, oh. Show me. Oh, God. Happy New Year. Continue. Ayan. Setting up your iPhone. Di kasi nakikita di ba pag ganun? Pag ibenta daw itong lumang iPhone ko, nasa 10,000 yen. Go home. Yun, switch between the setup. Continue. Turuan niyo ako. Yung asawa ko si wala dito. Welcome to iPhone. Ayan. Ano? Ganito. Ayan na. Nag-loading na yung mga apps ko. Yung parang hindi ko siya nakikita ito yung gagamitin ko mag-vlog. Problema ko naman yun. Kailangan ko bumili ng bagong casing. Nako, baka malaglag to. Ganyan, no? Hello, guys. Ganyan ako mag-vlog eh. Teka lang, wala akong bra. Ito ako mag-vlog. Ayan. Hello, guys. Kumusta na kayo? Ganyan. Ganyan ako. Ay, ayan yung gabi niya, oh. Ang aking cellphone na gamit. Ayan, meron siyang ito yung case. Ganda. Maganda siya. Oh, mas malaki yung screen. Nakakatuwa. Yung pala yung pinagkaiba niya, mas mali na yung camera. Nahihirapan ako kasi wala na siyang yung bilog dito para mag-back. Yan yung wallpaper ko sila ate. Paano ba? Hindi ko alam paano i-back. Kasi wala na siya dito, di ba? Gusto mag-back. Pumunta sa wallpaper. Nasaan? Nasaan? Ano ba iPhone? Papahirapan niyo ako. Paano? Naman eh, inis naman ako eh. Yan tayo eh. Ayun. Ay, gaganon pala. Ala, gaganon pala. Pati yung ulo kasama. At check natin kung magkano sa Amazon. Yung iPhone X11. Ano ba to? X11 ba to?
Ano bang model nito, guys? Tulungan niyo naman ako. Magkano yung casing? iPhone 11 ba 'to? Naman talaga eh. Case. Magkano yung mga case sa Amazon? Mga casing. Ayan, yun yung mga gusto ko eh. Parang na-open, natatakpan dito, ganun. Mayroon naman pala mas mga mura-mura lang. Kung akin, mura lang ko rin yung biniling casing ko eh. Yan pala, ayan na. Ganito. Medyo ganyan yung akin. May lalagyan ng mga anak pa ako eh. So, ayun. Thank you, Papa. Dito yung kasama niya. Yung box. May ganito pa siya. Apple. SIM card niya. Ba yung parang, ayan, yung pagtanggal ng SIM card. Tapos, ito. Charger. Yan yung kasama niya. So, ayan. Thank you, Papa. Parang laki lang niya. Pag mag-vlog ako, kawawa yung aking mga buto-buto. Tsaka ganun. So, ayun, mag-aayos-ayos na ako. Na-breakfast lang kami. Ayun, pinakita ko lang para parang memory din to kung kailan ko binili tong phone na to. Ngayon, ipiprepare ko yung mga kailangan ipiprepare para sa school nila ate kasi April 6 na. April 10 yung entrance ceremony nila. So, malapit na. Kailangan ko na maghanda at mag-plancha-plancha ng mga pang-ceremony na damit. Papakita ko yung sa inyo pala. Siguro bahay lang kami today. Inuunahin ko muna tong paayos yung pinapaayos ni ate. Pag bahay lang kami ganito, marami akong inaayos, sinatahi-tahi. Ayan, nasira na yung kanyang enchanted hall, yung pakpak. Hindi ko alam kung ba't nasira. Tahiin ko muna to. Ayan, ito yung kanyang binili namin to na 100 yen na lang. Sale na sale. And ayan, oh, nasira dyan. Kaya kailangan tahiin. Ayan, tahiin natin to. Pila-pila lang ha. Isa-isa lang. May mapapaayos ka rin. Ayan sila dito. Sunod-sunod dyan may mga papaayos, may papahanap, si ate tsaka si Bunso. Hindi na ako magaling magtahi, guys. So, basta may ano ko lang may ilagay. Okay na. And alam niyo ba yung mother ko? Tatahi siya. Hindi naman siya ganun na professional na mananay. Pero may makina siya sa bahay. Yung ganun. Tapos pinapadyak pa sa ilalim. Sa ilalim. Yung ganun. Basta insert ko na lang yung picture hanapin natin sa Google. Ganun. May ganun yung mother ko. Address namin nun dati. Tinatahi niya kasi ilan kami na babae na magkakapatid. Ilan siya nananahi, nag-ano pa siya, nag-ano din siya, ma-manicure, pedicure, ayan, marunong din siya, may talent siya. Ako wala akong talent sa mga ganun-ganun. Eh, nag-gugupit siya, nagkukulot, mga ganun. Parang nag-ano siya sa isang salon, nagtrabaho siya sa isang salon, pero hindi siya nagtagal doon. Parang nag-self-service na lang siya, mas malaki pa yung kita sa kanya lahat yung kita. Pag nagsiself-service siya, minsan yung mga customer niya pumupunta sa bahay, doon nagpapamanicure, pedicure, ng mga bata pa kami. Naalala ko yun eh, nandun kami sa bahay, mother ko, may income na siya, nasa bahay lang siya. Kaya maganda rin yung may talent na ganun, no? Kasi nasa bahay ka lang, housewife ka na, may kita ka pa kasi pupunta yung mga customer sa'yo. Kung magaling ka, diba? Yun, may edad na siya, kaya hindi na siya napag-ganon. Siyempre, sasakit na yung likod niya. Pero may mga minsan customer na pupunta pa sa kanya. Naalala ko kahit na nandun pa ako before ako mag-asawa. Dati, ng mga bata pa kami siguro, mga 20 years ago, yung ito, 25 pesos lang. Tapos sa paa, bali 50, manicure and pedicure. Pero nag 100 na yung singil niya, manicure and pedicure. Hindi ko na alam kung magkano ngayon. Nagtatrabaho sa City Hall, ganun teacher, ganun yung mga customer na mother ko. Ibigay naman ng tip sa kanya, 50, 20, kaya okay na, diba? Ngayon, meron na lang siyang shop. Parang madiskarte siya na babae. Parang ganun yung pagtingin ko sa mother ko. Ayan, mabilis lang pala. Nakabit na rin. Ito, nakapila. Bakit? Anong meron? Kinausap eh, no? Yan ang nagagawa pag sa bahay lang. Dito kami sa bahay lang today. Hindi ko balak lumabas today. Oh, ate, here na. Finish. Ayan, oh. Matulis eh. Thank you, mama. Thank you. Where did you pick? Here. It's a really big. Sige. Tuwa na siya. And isa pa, may pinapahanap sa akin si Bunso. Nahanap ko na. Nasa ilalim ng bed. Oh. Yung wheels daw. Yeah. Yeah. It's an airplane. How about? Ayan, maglalaba muna tayo. Nagilamos ako ng mukha. Kanina humarap ako sa inyo. Hindi man ako nakapagilamos ng mukha. Kung hindi pa ako maglalaba, hindi ko maisipang maghilamos kasi nandito yung lamusan. Ano ba? Ayan, lalaban natin yung mga... Nilalaban ko naman to. Lagi ko itong suot ito. Alam ko sa H&M to binili. Matagal na rin to with friends. Siguro 2 years ago. Ayun. Ayan, paulit-ulit tayong damit. Kaya hindi na kailangan ng maraming damit. Kasi iba-iba naman yung
Kung season dito sa Japan, may summer, winter, yung mga pang-winter makakapal, so matagal masira, so pwede pag-isuot sa next winter. Yun nga lang, imo-OTD mo pare-pareho ng pag-winter. Kaya maganda siguro bumili ng bagong top or coat pag gusto mo lang naman. Monday to day, dahil dito lang naman tayo sa bahay, laban natin yung mga, ito sa asawa ko to. Laban natin yung aming pillowcase. Sineseparate-separate ko lang. Ayan, nalagay ko siya sa net. Depende. Hindi naman lahat naka-net, pero madalas nininet ko yan. Iba-iba yung net ko. Sa Daiso, may available nito. Ayan, may ganito. May malalaking butas. Iba't ibang size. Ito. Siguro mga nandito sa Japan, alam nyo na to. Ayan. Nag-uwi din ako sa Pilipinas nito. Binigyan ko yung pamilya ko doon. And natuwa sila. And pero ayaw nila kasi hindi daw nalilinis yung damit masyado. Totoo nga naman. So ayan guys, gagawa tayo ng pangmerienda mamaya or food nila, pampahappy nila. Gumagawa na lang ako para maging happy sila. Para may nagtanong kung paano ko daw gawin, simple lang naman gawin. And ngayon mas pinasimple ko pa kasi gagamitin lang natin is pancake mix. Kailan lang ginamit ko to and masarap na sabi nila ate. Mura lang to yung brand na to. Pero marami namang mga pancake mix. Yung ginamit ko actually noon, kinate, nagamitin natin to. Gusto ko kasi yung nagtatry-try ako ng iba-iba. And ito, na-discovery ko nga na mas madali to kasi parang nakamix na siya, parang papalasahin mo na lang. Gagawa tayo ng merenda, yung sinishare ko minsan pag nagpipiknik kami. Tapos may nagtatanong kung paano ko gawin. And ito, mas madali siya kasi hindi ako mahilig mag-measure. Hindi ako mahilig mag-sukat-sukat, mga 1 tablespoon, mga ganun-ganun, 1 cup. So, ito siguro mas madali to. Ito na. Kaya gusto ko lang i-share sa inyo. Siguro iba dyan magagaling mag-bake. Pero ako hindi ako magaling. Pero masarap naman. Kahit ako nagustuhan ko pang merienda. Kung nasa bahay lang kayo, hindi kayo makalabas para bumili ng merienda. And ito, bibilisan ko lang pagpakita. Tingnan nyo na lang kung paano ko ilagay kasi hindi ako magsusukat-sukat. Meron tayong butter dito na melt na to. Namit ko na butter. Siguro kahit na anong butter lang. Okay lang yan. Try nyo. Maganda rin pag nagtatry-try ka. Marami kang nadidiscover. Marami kang pwedeng i-flavor, ilagay, di ba, pampalasa, maging chocolate cake, maging kung ano naman yan. Try mo yan. Minelt ko na. Naghati na ako. Papakita ko na lang yun. And ganyan na siya. Hindi kita eh. Huwag na baka matapon. Magbuwis buhay. Sayang yung butter. Mahal ang butter sa Japan. Ito sugar. Siguro konti lang to. Ayoko lang masyado matamis. Gawin natin yung itlog muna. Naghugas na ako ng kamay. Natin ang paglalagyan. Ah, baliktadun ko na. Kita naman siguro, di ba? Kahit anong kulay na itlog, okay lang yan. Eh. Masarap pa rin yan. Tatlo. Hindi ko alam kung ba't tatlo. Basta yun lang. Feeling ko lang naman. Sabi ko sa inyo kung magaling. Kailangan natin maganda ng tawin. And ano pa ba? O, tingnan nyo. And i-mix. Pwede naman pag may mixer kayo. Doon nyo i-mix para hindi kayo mahirapan. Kailangan natin ng konting milk. Wala akong ano, sukat-sukat. Tingnan nyo na lang. Gatas to guys. And yung gatas niya is 135 calorie. Kilocalorie ba? I don't know. Ganun lang. Parang siguro 2 tablespoons. May ganun. Tablespoon. Lagyan natin yung sugar. Aba. And yung butter na minel. Ibilisan ko lang pagpakita. Lagyan na natin doon. And lagyan na natin to. Pancake mix. Ayan. Top value. Baka naman. Talaga nun.
Baka naman. Ito rin ginagamit ko pang pancake kan ako. Mura lang to. Kaya ito binili ko. Dalawang binili ko na ganyan. Mga wala pa siyang 200 yen. Kaya niyang binili ko. Siguro hindi siya ganun na the best na masarap for pancake. Pwede naman siyang diskartehan para maging masarap. Kahit murahin lang yan na piyang pancake mix, diskartehan nyo na lang. Katulad today, oh, diskartehan. Kung merienda ng mga anak ko, kasi hindi kami lalabas, diba? Magkano lang siya? Meron naman kaming itlog, may butter. Minsan, pwedeng margarine pag wala kayong butter, diba? Why not? And ito na yung papangungan natin. Pang mix. Mix-mix lang. Yan lang, kahit pa kayo ano, nakatulala. Habang may pinagdadaanan, ganun. Habang, ano, habang may iniisip. Pwede na yan. Huwag mo siya rin seryoso yung buhay. So, ganun. Alam siguro ko nakalimutan ni ano. Kayong bahala, guys. Mag-experiment kayo. Mag-try-try kayo. Hindi naman din ako mahilig mag-bake. Parang masisense nyo na lang. Sa unang gawa nyo, baka failed. Pero, alam nyo yun. Simpleng lasa lang to. Tinapay lang. Pwede nyo lagyan ng cocoa powder para maging medyo ano siya. Chocolate. Alam nyo na yung mga bata. Or chocolate. Meron akong mga binibiling chocolate. Mura lang din to. Ito ginamit ko ng before. Ayan, pwede mo siyang i-melt, tapos ihalo mo dyan para maging chocolate cake, di ba? Yun, alam nyo man, mga bata, yung gusto, gawin natin yun. Yung kalahati, chocolate, tapos yung kalahati, yung simple lang. Natin to. Dito ako nag-melt ng butter. Ayan. Ganyan. Medyo parang kulang siya sa atas. Tagayin natin ulit ang atas. So, ayan, ito, meron naman tayong baking paper. Before, hindi ako naglalagay ng baking paper. Diretso na, nilalagyan ko lang siya ng oil, butter, or margarine dito sa loob. Ayan, sa Daiso ko ito nabili. Sa 100 yen siya. And ito, sa Daiso ko rin ito binili. Ayan. Ayan, 100 to. Ayan. Daiso, baka naman. So, siguro ganito kalaki. So, siguro ganyan kalaki. Ayan, dalawa. Sa isang pancake na pack yung mix, kasi tatlo naman yan eh, 100 gram yung bawat isa nito. Yung isang ganito, makakagawa na kayo ng dalawang flavor o dalawang lasa ng cake, di ba? Or bread, ayan. Estimate yun lang din. Ganyan. Bahala na kayo mag-adjust, ayan. Malagay yung butter, margarine, basta medyo mag-oil lang. Para sa akin lang naman yun. Hindi ko alam yung iba. Pero inalagay natin is wag nang umarte, ito na lang. Kunti lang naman kasi. Pwedeng olive oil. Bala kayo. Ayan. Meron akong ganito. Sa Daiso ko lang dito nabili. Ganyan-ganyan lang. Para siguro hindi dumikit. Kasi dati dumidikit. Minsan hindi dumidikit. Ewan ko ba dito? Halagay na natin sa loob. Ganyan. Ayan. Kasa lang. Ayan. Estimate-estimate lang. Sa estimate-estimate lang tayo kumakape. Sa tansya-tansya. Eh yung kahit yung asawa ko kumakain siya nito pag gumagawa ako. Masarap naman daw kasi hindi daw ganun katamis. Eh marami kang pwedeng ihalo actually. Kahit sa anong gusto mo, lagyan mo ng peanuts. Kung wala kang allergy sa peanuts, chocolate, bahala ka. Meron akong ano, sister, sa aking sister si Kambal. Magaling siya magganito, magluto-luto. Sa kanya rin ako na-inspired. Pag nang gumawa-gawa kasi nga malakas kumain yung dalawa. Pag bumili kami sa labas, kulang ang 1,000. Lang yung 1,000 yun sa mga cake. Kaya maganda rin yung gumagawa ka, mas matipid. Kunin na natin yung ating chocolate. Ayan, nag-melt siya, 'di ba? Dark and ano siya, yung normal lang. Ready na to. Meron akong dalawa dito. Ito yung minelt ko na chocolate. Mamaya yan. Unahin muna natin ilagay yung walang chocolate. Ito. Mano, hatiin lang natin. Tapos mamaya, yung chocolate, pwede mo nang ilagay. Minsan si ate nandito, tagahawak. Taga ganun dito. Ayan. Hinihalo naman natin yun. And hinihalo na natin tong chocolate. Halo na natin. Ayan siya. Mimix lang natin. Ayan na siya, guys. Ayan, nagkalat siya. Kasi daldal ako ng daldalin. Ayan yung isa. Ayan. Then guys, nilagay ko na, ayan, dalawang flavor. Pwede pang baon nyo, pag picnic nyo, pang dessert sa bahay, pag bahay lang kayo, weekend, gano'n. Lagyan natin sa
Oven. Oven. Kasi lagi ko nababanggit microwave. Hindi nga naman pwede sa microwave oven. Kasi yung oven namin, microwave oven. Isa lang siya. Kami nagtotoast ng bread. Dito naman kami nag-iinit or nag... Kasi may nakalagay ito, oven. Ayan, oven. Na-share ko na to eh. So, dito ko siya ipipress. Ayan. Tapos 180. Tapos ito yung minutes. Ayan. 10, 20, 30, 40. Ganyan siya. Ito. Pasok na natin yan. Kasyang-kasya lang siya, diba? Dalawa. Ganyan. Pwede na yun. Nandito naman ako sa computer namin kasi iti-check ko yung ito yung para sa kindergarten nila Boon. So, meron naman silang note dito, ayan. Kung kailan yung kanilang entrance ceremony is 10 and 13. April 10 and 13. Sinulat ko naman na dito yung mga needs nila. Ayan, translate ko na. Sinulat ko na sa ballpen. Meron naman dito yung entrance guide na binigay sa akin. Ay, mabuti nga, ayan, naka-English siya. Ayan, ito yung mga needs. Ito pala yung mga kailangan. Ayan. Ayan. Diba, ayan, may vlog ako noon na namili ako. Ayan. Ayan, tinitinan ko rin yung vlog ko to make sure. Aking, ano, tinitinan ko rito yung vlog ko ng, ano ni ate, entrance ceremony. Ayan. Kindergarten entrance ceremony with Lola. Ayan si Lola, oh. Ayan. Ito yung first day of school nila. Tinan natin. Ayan, kaya maraming tulong din yung vlogs. Kahit sa akin, kahit sa inyo, diba? Gusto ko rin makatulong sa iba na mami dito sa Japan na bago lang walang idea sa kindergarten. At least nakakapagbigay ako ng idea. And yung mga makakalimutin ako, ay nare-remind ako, nanonood ako dito. Anong iksi ng buhok ko dito, tinan nyo. Kaya gusto ko lang i-share kung ano yung suot niya today. Jackie. Yung mga isusot lang niya. Pero papakita ko rin today. Ito yung susuot niya, wait lang. Yan, yeah, Jackie, katatapos na niya mag-breakpast. Ito yung suot niya yung white shirt, tapos yung kanyang short na pants. Tapos maglulong sock siya na. Sumitay. Maglulong sock siya ng black. Tapos ito pa. Tapos yan yung aking suot pala. Kasi pawisin po ako para meron. Ayan, ayan yung aking suot pala. Tapos may black shoes ako doon. Si Lola. Naglalakad-lakad na kami. Teka lang. Ayan na si ate. Ayan pala, yung kay ate. Ayan si Lola, si Papa. Naglalakad-lakad na kami. Lalakad-lakad. Papuntang kindergarten or yochen. Ang tawag nila dito sa Japan. Yung pala suot ni ate. Ayan, ayan pala. Magbabag pala si ate. Si ate, si Bunso. Kain na kami ng lunch. Nag-lunch kami. Pagod. Kaya yung pala, maganda talaga pag nagba-vlog kahit papano. Kaya maganda kahit i-public nyo lang yung vlog or sa inyo lang, para sa inyo, i-vlog nyo lang. Mag-vlog kayo para sa inyo lang. Kasi kahit papano parang memory siya. Maganda siya kasi video kaysa sa diary, di ba? And yun, kasama yung pinang ko sa entrance ceremony. And hindi ko alam kung makakasama siya ngayon dahil sa kumakalat na virus. Siyempre, ayoko namang mapahamak yung pinang ko, diba? Pupunta pa siya dito. Maraming tao dun sa entrance ceremony. Hindi ko alam kung may entrance ceremony sila or tuloy. Please comment down below, guys, yung may mga anak na nag-intern na ng kindergarten. Anong sinuot nyo? Ano yung excited ako? Anong sinuot nyo? Ano yung reaction ng anak nyo, diba? Ano yung feelings nyo na yung anak nyo mapupunta na ng kindergarten? Alam nyo na yung feelings ko ngayon. Bigay na naman. So, ayun. Eh, ayan, ire-ready ko na. Paplansyahin ko lang itong bag ni ate. Ayan, sa yochen. Para magmukha siyang kahit paano bago. Kasi dinabang ko siya yung gusot-gusot. Ayan. Nag-lunch na kami. Pilansya ko lang itong katapos. Pero, hinihintay ko kasi ito eh. Namaluto yung kanina, di ba? Yung ginawa kong bread. Hindi na sila naghihintay. No, dessert na yan. Mag-dessert na kami. It's usoy. Usoy daw. So, ayan na. Ayan yung chocolate. Oh, normal lang. Ito yung gusto ko eh. Yan, hindi siya dumikit, diba? Dito lang kasi nagtalat sa vlog. Yan, and ito. Ayan. Perfect. Ayan. Ayan, guys. Ayan, papamerenda ko sa kanila. Dalawang flavor. Ayan, o ate.
bunso. Tito Rakimas. Kain. Kain. Kayo guys, gusto nyo? Ano gusto nyo? With coffee or tea? Tara. Gano'n nag-imbita. Ayan, dessert na nila. Hindi na ako nagpag-vlog lunch namin kasi mabilisan lang kanina. Nagmamadali ako. Marami akong ginawa. Marami akong nagawa. And ikuklose ko rin vlog ko dito. Parang haba na. Ilang oras pa lang to, di ba? Guys, sana nag-enjoy kayo sa pagsama sa amin. Mostly ganito yung ginagawa namin dito sa bahay. And kayo guys, anong ginagawa nyo sa bahay pag nasa bahay lang kayo? Play-play kami and everything. Kahit na ano. And ayun, see you! Bye-bye! Bye-bye. See you!